at nakahanda na para bukas sa kanilang pagbuhos dito sa pangalawang flooring dito sa phase 2. Ayan po ang ating mga materials, ang ating manggagawa. Hindi na po sila gaano nahihirapan sa kanilang paghahakot ng mga bakal. Ayan po ang ating taga-slice ng mga plywood. Siya po ay nagsusukat sa mga paglalagay ng mga forma dito sa ating flooring. Ayan po, nakikita po natin ang mga bakal. Napakaraming bakal po mga kaibigan. Kumbaga, napakatibay po itong pundasyon na yan. Ayan po, may dumating pa ng mga bakal dito sa ating likuran. Ito po, isang truck na puro bakal. At yung plywood, nandyan din. Ang ating mga kawani ay nag-aabang po sa pagdating ng mga bakal na yan. At ako'y umiwas po mga kaibigan, muntik na po ako maatrasan. At dyan po nyo makikita kung paano mag-vlog po ang mga vloggers. Talagang buhay po tayo mga kaibigan. Pero masaya po, no? At nandito po tayo sa loob ng construction ng ating esplanade. Ang dami po tayong nakikita kung paano nila ginawa ang paglalagay ng mga bakal dito sa gilid ng ating ilog Pasig. Ayan po, dahan-dahan na po sa kanyang pag-atras dahil napakasikip po ang kanilang pwesto dito sa lugar na yan. At ang ating mga bakal dyan nakalatag na po at ang ating sunset ay pababa na po siya. At ang mga tauhan po ng ating foreman ay sinusukat na po nila yung level para hindi po tumabingi ang kanilang pagbuhos bukas ng mga simento. Ayan po, ito po ay another forma naman para doon sa pangalawa. At itong butas na nakikita po natin, apat na butas po yan. At gagawa ulit sila ng pundasyon dyan, buhos po ulit yan para karugtong doon sa kabilang ilog. At nakita po natin sa may unahan, sila po ay nagbubuhos ng tubig doon sa pinagtatambakan nila para magiging siksik po ang mga lupa na tinambak po nila para wala pong uwang, no? At ang dami na pong pinagbago dito sa ating esplanade. Katapusan ng Mayo, makikita po natin. At itong bakal na yan, nakikita natin I-beam. Kaya pala hindi na nalagyan ng poste yan dahil merong bagay dyan na matigas talaga daw. Hindi mailagay-lagay yung mga poste. Kaya ang gamit po nila ngayon ay bakal na. Yung alam niyo yung I-beam. At yung doon sa dulo ha, nakikita natin at ay nag-close up doon, yun po ay magkakaroon ng fountain doon sa ibabaw ng naka-elevated na bakal doon sa may unahan. Yan po guys, ang ating crane ay nakasampa pa rin sa barge. Wow, grabe. Ayan po, binaba na po yung mga bakal doon sa dulo para naman po ay malapit na lang po sa kanilang pagporma doon sa kabila naman. Kasi bukas, tapos na po ito bukas yung pagbubuhos, another forma na naman sila. Bali, 6 na beses po nila gagawin yan hanggat makarating po sila sa dulo. Ayan po dito, napakalaki po ng bakal mga kaibigan. Ang ginamit na bakal dyan, may nagtatanong po, 20, 16 at saka 12 po ang ginamit na bakal. Ayan po si kuya, yung pong ginagawa nila, kumbaga naglalagay sila ng tansi para ang pagbuhos bukas ng semento, kailangan pantay, hindi po siya tabingi o tagilid ang ating flooring. Kaya po, napakahirap po mga ganyan na sitwasyon mga kaibigan. Once na pumalpak po ang pagbuhos ng semento dyan sa flooring, ay talagang back job na po ang trabaho mga kaibigan. Ayan po ang ating ilog Pasig, napakaganda pa rin. Update lang po tayo sa pang-araw-araw sa mga gumagawa dito. Ayan, maraming salamat po. Tunghayan po natin hanggang sa dulo. Huwag po kayong aalis dito sa ating video. Wow, yan po, napakalapad na po. Ayan, subaybayan po natin hanggang sa dulo ang ating video. Maraming salamat. Bye-bye! At huwag po natin kakalimutan mag-subscribe, bell all, at huwag niyong kakalimutan mag-likes. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahala. Mag-enjoy po dito sa ating video. Thank you so much.